And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right, magandang tanghali bayan! Magandang tanghali Pilipinas! Dahil ngayon ay may bagong mukha na naman tayo. Magandang tanghali po sa inyo, North, South, East, West Corner, Church Family, Area Families. Magandang hapon po sa inyo. Welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. With me, of course, ito yung The Baptist Lunch. The host natin si Dr. Hilem Lorena. And now is The Baptist Lunch with Papa Con. Talagang binita. Magandang tanghali sa iyo, Sir Conrad. Magandang tanghali po sa inyo pong lahat. Nandito na naman tayo nagkita-kita. Muli kanina ay physical, ngayon naman ay spiritual. Yeah, ang ating pag-uusapan, yeah, di ba? At napakaganda ng ating episode ngayon, Sir Conrad. Yes. Dahil yung pong episode dati ngayon, this is the episode for the fathers and for the leaders of the home. Alam niyo po, napaka-importante na tayo po ay patuloy na lumago. Lagi niyo po itong naririnig sa lahat ng mga fathers, leaders of the home, husbands, it is always important that we grow spiritually. Hindi po tumitigil ang paglago. Nakikita niyo po kami dito ni Sir Conrad. Nakikita niyo po yung ibang mga staff ng ating po simbahan. Let me remind each one of us, we should never stop growing. Yes. Yan ang lagi niyo po tatandaan. Pag tayo po ay tumigil na sa paglago, that's the time na tayo po ay magde-deteriorate spiritually. And the saddest part na lagi po namin sinasabi sa inyo, of course, hindi po pwedeng walang madadamay. Yun. Yan ang nakakalungkot po at napaka-importante sila. Isa pa sa mga importante nating dapat ilagay sa isipan natin na pag tayo po ay hindi lumago spiritual at hindi po tayo nanguna for the spiritual growth ng atin pong family, ay madadamay din po sila. Yan po, nakakalungkot po na katotohanan. Like for example, back to the Garden of Eden. Noong nagkasala po ang tao, magamat sa istorya, makikita natin, it was Eve who got tempted by Satan. But the question is, merong isang pwede tayong ilagay na katanungan dyan, Sir Conrad, will she be tempted if the husband is there? Yon. Ah, yeah, di ba? Oh, wala, that's the main point. Tinay niyo ba, kung ano lang, kung palalawakin na lang natin, yes, yung istorya, di ba? Will the snake be able to tempt Eve? Or will Satan be able to tempt Eve if Adam was there? Yun. Di ba? Naalala ko eh. Noong nakapapicture tayo sa Amilunso eh. Kung hindi sinakal ni Adan yun eh, kahawa ko talaga yung ulo eh. Sabi ko, ako sa ulo. Para magkano-ulo ko to, pipigayin ko talaga to. Oh, di ba? Oh, kaya yung sabihin sa inyo, if the one who is responsible for the home is there, will she be tempted? Mm. Di ba? Kaya kanino po na-count yung kasalanan? Kay Adan. As by one man, sin entered into the world. So death pass upon all men for all have sinned, sabi ng Biblia. Yeah. You see that? So kita, bakit? Kasi ibinigay na responsibility po yan eh. You see? Ibinigay na responsibility po ito ng atin pong Panginoon sa atin. Sa ating mga asawang lalaki. Mm-hmm. Sa ating mga leaders of the home. It was the, kapapansin niyo po, gusto ko lang balikan ito saglit, Sir Conrad. Ha? Yeah. Alakalain niyo po, yung excitement na meron si Adan doon. Sabi niya, and the Lord God caused, Genesis 2:21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, mm-hmm, and closed up the flesh instead thereof. Mm. And the rib which the Lord God had taken, it's the Lord God had taken from the man. You see, maliwanag po yung sinasabi natin dyan. Excuse me. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman and brought her unto the man. You see? Mm-hmm. And brought her unto the man. And sabi ng Biblia, verse 23, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Mm-hmm. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife,
and they shall be one flesh. Tignan niyo po sa verse 22, verse number 23. Diba? Pinakita po ng Diyos dyan. And the rib which the Lord God had taken from man made thee a woman and brought her to the man. And then doon na lang kay Adan. And then sabi ng Biblia, nung nagising na, sabi niya, of course, nakita na ni Adan. Anong sabi agad ni Adan? This is now bone of my bones. Grabe yung claim. Yeah. Nakita nyo ba yan? Grabe yung pag-recognize, grabe yung pag-claim ni Adan, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. Tandaan nyo po, hindi Diyos ang may sabi nito. Si Adan na nagsasalita dito. She shall be called woman, sabi ng Biblia, because she was taken out of man. Yun. You see that? Grabe yung claim. Nandun doon, siguro naman, may excitement dito si Adan, Sir Conrad, yes. Nung nakita niya ito. Grabe yung claim, nandun doon yung talagang sinabi niya kung paano, pati yung pagpapangalan. Imagine, brethren, pati yung pagpapangalan siya, yeah. Nagpangalan eh. Oh, so, ibig ko sabihin, matindi yung claim. And yet, dumating sa chapter 3, tinan nyo, pagkatapos ng yung instance na yan, Sir Conrad, sa chapter 3, yan, ang tagpo na sa chapter 3, verse number 1, nawala na yung nag-claim. You see, nawala, si nawala na si man kay woman. Kaya ngayon, sino ngayon ang nakasama? Yun. Ni woman, serpent. Talaga namang maahas. Naahas si Eve. Mapangahas. Mapangahas yung ahas kay Eve. At kitang-ita natin dito, talaga natip si Eve sa correct. Ahas. Grabe siguro yung laki na itong ahas na ito. Eh, kita mo naman yung... Oo, oh, doon pa lang eh. Sa hawak-hawak. Bro, maliit pa lang ano yung pa lang yun? Ilang, hawak natin. 4 months yan. 4 months pa lang yung hawak hindi, namin na yun. Pambira, parang apat na tao na tayo. Na ng ano, apat na tao na tayo nun. Oo. Oh, oh. Di ba, apat tayo sa picture. Apat tayo. Ikaw. Ay, oo, tama. Apat diba, tayo, Sir Chris. Sir Chris, kasama natin. 4 months pa lang yun. Apat na tao na. Eh, pambira, itong kausap na Eve. Imagine oh, yun. Eh, so, makikita nyo mga kapatid, no? Makita po natin dito na ang pinapunto ko po dito, it is our responsibility. Yun. Leaders of the home. Yung pangyayari dito po, no? Yung pangyayari kay Eve, Adam is very responsible here. Mm-hmm. You see? Adam, kahit niya po, kung pansinin niyo po, kahit anong turo niya, tinan niyo po, and the Lord God, dito po tayo sa verse number, chapter 3, okay? Chapter 3, verse number 8. Tinan niyo po, ah. Oh, sorry. Dito na po tayo sa, dito muna tayo sa verse number 7, or number 6. And when the woman saw, kasi na-tempt na siya ng ano mm-hmm. eh, ng ahas, and a serpent, and when the woman saw that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took off the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her. And he did eat. Eh, kailan na lang po nagsama, mga kapatid? Mm-hmm. You see, kailan na lang nagsama noong nandoon na sa panahon ng kakainin. Yan na. You see, na ngayon, alam naman niya yun. You see, nakikita, ang gusto ko makita dito, Sir Conrad, ha, yung spiritual growth. Ha? Yeah. Kung titingnan natin yung istorya ni Adam at saka ni Eve, mga asawang lalaki dyan, shout out sa inyo lahat, no? Yeah. Sa mga, I hope you are following. I hope ay, kayo po ay, kayo po ay mag-ano dito, mga kapatid. Kayo po ay mag-tune in at let me see you on the comment section. Alright? Paalala lang, pasegway lang muna ako. Wala sa edad ang maturity natin. Alright? Wala sa spiritual maturity natin. Wala yan sa edad po natin at kung anumang experience meron tayo dito sa mundong ito. That's right. Pagdating sa pagpapamilya, pagdating sa pangunguna sa asawa at sa anak, lagi tayong sa Diyos. Alright? Mm. Lagi tayo sa Bible na ito. Tumawag at kumapit, lumapit at dito tayo tumatag. Balik tayo sa pinag-uusapan po natin. Alright? Now, ito yung sinasabi ko, Sir Conrad. Sino ang mas naunang nakasama ng Diyos dito? Yun. Sa storya ni Adan at saka ni Eva, sino ang mas unang nakasama ng Diyos? Mm-hmm. Of course, we all know the answer. The answer is Adam. Mm-hmm. Adam was the one who's been close first to God. Yes. Siya ang unang nakasama ng Diyos. He was the first man made by God. Yun. You see? So, sino unang
close dito ni Adan. Alang lang Diyos, Diyos, si Adan. And yet, tingnan nyo mga kapatid, no? Nakasama siya, ha? Ng Diyos. And yet, tingnan nyo po sa verse number 6. Ganun na lang kadali siya pakainin ni Eve noong fruit na sinong binigyan ng instruction unang-una. Yeah. Siya. Siya ang nakakaalam kung anong meron dun sa fruit na yon at kung gaanong pinagbabawal galawin yung fruit na yon. Mm-hmm. You see that? Alam ni Adan yon. Balikan nyo, wala pa si Eve. May instruction yun na kay Adan. You see that? So, nakita nyo, may instruction na, wala pa si Eve. But yet, nung dumating si Eve, why is it, brethren, fathers, leaders of the home, isipin nyo ito, bakit kaya sa storya na ito, ganun na lang siya, sabi ng Biblia, she took off the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her. And then may colon, anong ginawa? And he did eat. That's the problem. Yun na. Alam mo naman, alam mo, for example, parang, alam mo naman, kung tayo lalagay kay Adan, tayong unang binigyan ng instruction ng Diyos, wala pa si Eva kay Michael. Ay, sorry. Wala pa si Eva kay Adan. Kasi, yan. Sino ang unang-unang binigyan ng instruction about the fruit? Mm. Sino? Si Adan. And then, binatulog siya ng Diyos. Alright? Ginawa ang babae from her ribs. Ginawa si Eva. Ginawa si Eve. And then, nung ginawa po si Eve, mga kapatid, ano sumunod na nangyari? Pinakita niya yung claim sa chapter 2, verse number 23. Makikita natin yung pag-recognize niya, pag-claim niya kay Eve bilang kanyang wife. Alright? And then, after ng tagpo na yun, makikita na lang natin, ang kausap na ni Eve ay yung serpent na wala sa picture, si Adan. And then, nung attempt na si Eve at nakita niya ng maganda, here comes Adam, pinakain siya ni Eve, kumain si Eve, and then pinakain si Eve, kumagat din sa logo ng apple. hindi po apple yan, wala sinabi dyan. You see, kumagat din. And then, verse number 7, nakita na yan. And the eyes of them were both open. And they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves apron. You see? Nakita niyo po yung mga kasunod na pangyayari dito? You see? And then, verse number 8, you see? And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord amongst the trees of the garden. And the Lord said, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? So nakita niyo po dito mga kapatid, na kanino ang pagtatanong? Alright? Sino ang tinanong dito mga kapatid? Makikita po natin. Sino ang tinanong? Si Adan. Bakit si Adan? Because he is the one responsible for Eve. Bakit? Sa kanya kinuha si Eve eh. Pangalawa, he was responsible on their relationship. Bakit? Tingnan niyo po doon sa verse number 6 yung pinag-uusapan po natin. Yan yung sinasabi ko po sa inyo. Bakit? Who's supposed to be leading the relationship? Si Adan. Who's supposed to be watching over Eve? Si Adan. Pero bakit siya nalapitan ng serpent? Serpent. Sorry, with the defections of F. Oh, di ba? Bakit siya nalapitan ng serpent to be tempted? So walang, kita niyo po ha, walang nag-guard, walang nag-watch over Eve, and then walang nagsaway kay Eve. You see? Walang nagbantay kaya nalapitan ng kaaway. You see? Walang nagsaway kaya ayun, na tumanggap sa alok ng kaaway. Yun. You see that? Nakakalungkot po nito. Sinasabi ko po sa inyo, this will show us, leaders of the family, husbands. Okay? Husbands, wala mang po ito. Mamaya, dadalihin din natin yung sa ating pagiging father po natin. Pero of course, kasama na po dito, yung saklaw na po ito eh.
You see? Ano pong pinapakita ko po sa inyo dito? It is very important na lumago po tayo. Hindi po pwede na tatahi-tahimik lang tayo pagdating sa Christian growth po natin. That's right. Alam niyo po, again, church family, in behalf of our pastor, lagi po kami nag-uusap. Marami pa po kaming mga napag-uusapan that there are some among us fathers. I hope you're listening. Please, please, we are praying naway maging masalita naman kayo sa paglago ng inyong pamilya. Mm-hmm. Huwag nyo namang iasa sa asawa po ninyo. You see, ang mahirap nito, ang mas preacher sa loob ng tahanan natin at nagsisita sa minsan, pati tayo pa nasisita. Oh, sinabi ni Pastor, huwag yan ha. Oh, mahirap nito. Sino pa yung gumaganon sa atin ay yung asawa nating babae, yung mga nanay ng mga anak natin kesa sa tayo. Binabalik ko po kayo sa pinagsinimulan ng atin pong katayuan. Bilang asawa, wala tayong pwedeng maiangal dito. Huwag niyo po kaming kwentuhan ng experience dito. Yeah. Hindi po natin pwedeng ipagyabang dito yung pagsasama. Gano'n na kayo katagal na nagsasama. Na binalik ko po kayo sa pinakasimula. You see? Kaya ko po sinasabi, I hope you won't get us wrong here, brethren. We're not, lahat po kami, kahit kami ni Sir Conrad, we ought to be reminded on this. That's right. Right. You see? Kaya ko po sinasabi ito, mga kapatid. Kasi tingnan niyo po, no? Bakit kung sino pa yung matagal na kasama, balik ko po isa-isayin natin, Sir Conrad, kung sino pa yung matagal na nakasama, alright? Kung sino pa yung matagal na nakasama ng ano, ng Diyos, siya pa yung ganong mabilis na ano, pakainin ni Eva ng fruit. Kung sino man ang familiar doon sa instruction, sino yun? Kung sino man ang familiar doon sa instruction, siya pa yung pinakain, napakain agad. Siya pa yung napakagat. Kung sino pa yung mas close, mas naunang naging close sa nagbigay ng instruction, siya rin yung sumunod sa temptation. Nakita niyo po ba, mga kapatid? Nakikita niyo ba yung katotohanan sa storya po na ito? You see, that's the consequence if the man who was given responsibility by God will not stand on his responsibility. Kung hindi natin tatayuan, kung hindi natin gagampanan ang panguna sa pamilya po natin, lalong-lalo na ang spiritual na paglago sa pamilya po natin, kung hindi natin yan pangungunahan, maraming hindi ka nais-nais na mangyayari sa pamilya natin. Of course, the picture here, yeah. Sir Conrad, si Eve pa lang. Mm-hmm. Si Eve yung natempt. Hindi malayo na pati anak po natin. Yun. Ilagay natin sa reality ngayon. Ang nakakalungkot nga nito, Sir Conrad, eh. Ang nakakalungkot nito, yung mga kasunod na nangyari. Ano na yung mga kasunod na nangyari? Sino na yung mga kasunod na, ano na yung mga kasunod na nangyari? Yung mga naging anak na nila, si Cain at si Abel, nagkaroon na the first murder in the Bible. You see? Sana naman nagsimula. Nandito na. Bakit may lumabas ng ganong kasalanan? Kasi nga, merong nag-fail sa kanyang responsibility. Nakita nyo po, sumanga na sa anak yung kasalanan. Kaya nga, ilagay po natin sa reality. Pag tayong mga tatay, okay, ay naging member ng Japanese mafia na Takuza. Bago yun eh. May diba, mayroon tayong Yakuza? Yung bago, Takuza. Yes, yes. Actually, matagal na rin yun. Matagal na. Matagal-tagal na rin yun. Baka may mga katulong sa amin sa inyo dito. Yeah. Kung sino ang kinakakalam ng kailan ang founding ano ng ano, Takuza. Takot sa asawa. Oh, di ba? Now, inuulit ko po, mga kapatid. Now, listen to this. Kung hindi po natin gagampanan, nakita nyo po, sasanga sa mga bata. Ilagay natin sa realidad natin ngayon. Ito po yung mga question. Bakit may mga anak tayo na hindi kayang tumayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos? Mm. Sila ba ang dapat nating sisihin? Bakit meron tayong mga anak na alam niyo yun, madali silang matemp ng Diablo? Sino ang dapat sisihin? Yun. Sabi ni Cecilio sa sumat. Yeah, sino? Sino ang dapat sisihin? You see that? Tingnan po
natin ng maigi kasi hindi po ito birong bagay, mga kapatid. Again, inuulit ko, sabi ko nga po sa inyo, most of the time, alam natin basta ang alam lang natin, the picture is, hindi kasi talagang, ano mo kasi, mabait lang talaga ako, sir. Hindi talaga. Tahimik na ako. Silent person, ikaw na. Kasi yung responsive, kasi yung personality ko, Sir Conrad. Ganyan kasi ako, Sir Conrad, silent lang ako, ganito, ganyan. Alright. Tatahimik ka ba pag mapapahamak na yung pamilya mo? Ayun na. You see, pag hinuhubog na at tinitempt na ng serpent in a form of mga marites yung asawa mo, tatahimik ka pa rin? Papabayaan mo pa rin? Pag yung mga anak mo ay nilalapitan na ng mga pakawalang ahas ng Diablo. Yun. Para ano? Para bumagsak sa biblical courtship. Para bumagsak sa worldliness. Para bumagsak sa kamunduhan at mawalan ng panlasa sa gawain ng Panginoon at mapalayo sa simbahan, tatahimik ka pa rin. You see? Now, ang gusto ko lamang pumakita natin, our objective this noontime, fathers, leaders of the home, makita natin at mag-decide tayo na maging firm tayo at asikasuhin natin ang spiritual growth. Yan ang hinihit natin ang goal dito. We cannot leave our family fatherless. That's right. It means leader without any leader. Because marami pong mangyayari. Mm-hmm. Oh, by the way, Sir Conrad, dalawang klase kasi pag-iwan I'm not just talking about living in the presence. Yung kumaga yung presensya. Absence in the presence. Yun. Which is very important po ito. You see? Yung pagiging, wala ka kasi, sa presensya mo, yun. Puro ka trabaho, puro ganito, ganyan, bahala na si mama nyo dyan, ha? Basta ako, support ako sa inyo dyan. Huwag nyo lang ako isorbohin dito dahil pag hindi ako magtatrabaho, hindi tayo mabubuhay. Yan yun, ang mga kataga natin. Ha? Yan po yung mga kataga natin minsan na kung nakukulangan tayo sa pagkakilala sa Diyos, Sorry to say this, but that's the truth. Yeah. Because let me remind you again, sinasabi ko po ito palagi, kahit na tayo ay nagtatrabaho, hindi tayo ang bumubuhay sa pamilya natin. Yun. Diyos pa rin. Tama. Naalala ko yung kaibigan natin. Yan. Nagtasalita siya. Sabi, kilala nila to. Ito, hindi naman ito masamang tinapay. Sabi niya nga, kahit anong kayo na gagawin niya. Pero pagka sumamana ang kanyang pakiramdam, buong maghapon tulog yan. Yun lang. You see? Bakit? Pumipitik si high blood nahihilo paano ka makakapag-motor kung nahihilo ka? Kung bumabiyahe ka, pamunta sa trabaho mo. Paano ka makakapag-trabaho dun sa trabaho mo kung masama ang pakiramdam mo? You see? Diyos pa rin. Now, illustration lang yan, mga kapatid. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi lang yung presence, hindi lang yung absence ng presence. Kahit kasi nandun dun Yun. Kahit na nandun dun ka. You see, kahit na nandun ka sa pamilya mo, pero kung absent-minded ka rin, wala rin. You see, right. Ang nakakalungkot nito, Sir Conrad, You see, yung tipo na hindi mo kayang galawin, hindi natin kayang galawin, yung asawa natin at yung anak natin sa mali nilang pinaniniwalaan. That's right. Pagdating sa katuruan, by the way, I'm not talking about other religious groups. This is a church family issue. Mm-hmm, mm-hmm. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, dito to sa simbahan natin. Mm-hmm, you see? Mm-hmm. Kaya tayo may ganitong programa, sabi nga ng pastor natin, para po sa atin pong simbahan. Yun. Kaya lahat sa mga lahat ng tatay dyan, North, South, East, pares po kami area leader, ni Sir Conrad, pares kami tatay, damay tayo lahat dito. Lumago tayo ng sama-sama, mga kapatid. Mamaya may babangkitin pa ako, Sir Conrad. Baka may gusto nga idagdag dyan. Yeah. Tama yung sinasabi ni Sir Jiang, mga kapatid. No? Talagang dapat sa ating mga leader ng tahanan, manggaling yung growth spiritual, mga kapatid. Kasi hindi pwede. Like, for example, pinapakita ni Sir Jiang kanina, bakit namin to inilalantaran sa inyo, mga kapatid, yung Bible verse po na ito sa Book of Genesis? Kasi ito yung pundasyon ng pamilya, Yeah. Ito yun. Yung, hindi na tayo pwedeng maghanap pa ng iba. Ito na yung pundasyon ng pagpapamilya. Yeah. At ang pinaka-author ng pamilya, walang iba kundi ang Diyos, mga That's kapatid. Right. That's right. Kaya wala nang ibang pwede. Kaya nga sa Book of Genesis, hindi pwedeng mamuna-una yung ibang ano. Wala namang pumasama doon. Pero
kung babasihan lang po natin, dito sa Book of Genesis, wala nang ligtas ka pa. Yeah. Wala na tayong excuse. Yeah, that's right. Wala na tayong excuse. Kaya nga, Book of Genesis, why? Because nandito yung mind ng Diyos patungkol sa pagpapamilya. That's right. Amen. Yun po yun. Kaya nga po dito tayo bumabalik. Kaya nga, tayo naman ngayon, in reality, ilagay po natin, bakit? Bakit, sir, ang layo, Book of Genesis na yun, tas ngayon sa in reality, bakit? Sino ba yung Diyos mo? Yeah. Sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran mo, kapatid? Hindi ba Diyos din ni Adan at ni Eva? Yeah. Iba na ba? Mag-iba lang yan kapag iba na yung ginagawa mo sa loob ng tahanan. Yeah. Bakit? Iba na yung pattern eh. Nakikita niyo po ba yan? Kaya nga, we are here, Sir Jao and I, we are here to remind each and everyone, leaders of the home, yeah, na dapat tugma yung pattern natin dito. That's right. Hindi pwedeng lumihis eh. Yeah. Pag lumihis ka na, iba na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, kapatid. Yeah, alam for na. Sure yan. Iba na. Baka yung serpent na. Yeah. Baka yung serpent na, kapatid. Kaya nga, nire-remind namin kayo na dito sa Book of Genesis po na ito, this is the foundation of the family. Yeah. At makita na po dapat na, nakita na natin dito yung leadership agad, which is nagkaroon ng failure. Yeah. Ngayon, nagkaroon ng failure, ano yung dapat nating matutunan? Tayong mga leader ng tahanan, ano yung dapat nating punan? Kaya nga sabi nga ni Sir Jao, tayo dapat leader ng tahanan ang nagbibigay at nagdadala sa ating pamilya na malalo pang ma-inlove sa Panginoon, na malalo pang maglingkod sa Panginoon. Yes, that's right. Hindi pwedeng hindi natin, sabi Sir Jao, hindi pwedeng iasa natin sa ating mga asawa. Yeah. Hindi pwede. Tulad na lang ng ganito, akalain yun, na-tempt, tapos binigyan lang ng ganun, ah, pwede na to. Bakit? Ang bilis eh. Oh, ang bilis eh. Wala mo lang sinabi na, and Adam, try to think of it. Wala nang ganun eh. Yun man lang usapan na, uy, teka lang, sinabi ng Diyos yun. Kahit konting pag-alinlangan, wala mo lang sinabi na, that God had said that, walang ganun eh. Walang ganun, kapatid. He did and it eh. Did it na agad. Why? Diba? Bakit nagkaroon ng ganun? It is because, yan nga siya sabi natin, doon na nagkulang. Yeah. Doon na nagkulang yung leadership, mga kapatid. Yeah. No? Kaya nga ngayon, tayo, nagkaroon na tayo. Alright, kaya nga salamat sa, mga kapatid, salamat sa Bible. Amen. Salamat sa Bible at merong ganito, alright, meron na tayong warning from the foundation of the family. Yung simula pa lang ng meron na tayong warning. Yeah. Diba, biyaya ng pag-blessing po ng Diyos yun, kapatid, na meron tayong salita ng Diyos na magagabay sa atin, tayong leader, alright, meron ng ganito nangyari sa unang pamilya pa lang, malabo bang mangyari sa pamilya mo, kapatid? Sige nga, malabo bang mangyari ito? Eh, dun sa unang pamilya nga, kapatid, nangyari eh. Sa'yo pa kaya na generations of generations na ang nangyayari. Eh, how much more ngayon na lalo nang lumalabnow ang salita ng Diyos sa loob ng tahanan? Yeah. Dapat, kaya nga sabi ko, maging warning po sa atin ito. Kaya nga salamat at may gintong klaseng programa, The Baptist Lunch, na patuloy na nagre-remind sa ating mga tatay na manindigan sa katotohanan, na manindigan na maging firm. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, ako nga mismo eh, walang tatay. Yeah. Yeah, walang tatay good. Na it's good. Walang tatay na amira. Anong pattern ko sa pagpapamilya? Pero yeah, salamat na lang at may salita ng that's Diyos, right, kapatid. That's right. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kayong mga nakakapakinig na baguhang mga fathers, huwag niyong tutuldukan ng inyo pong mga sarili. Yeah. Huwag po kayong magsasabi na i-excuse ninyo ang inyong sarili na wala kasi akong kinalakihang tatay. Kapatid, living testimony ang nasa inyo pong harapan. That's right. Na nandito ngayon sa The Baptist Lunch na pang tatay na wala man lang naging pattern ng tatay. Yeah. O sige nga, paano ako magsasalita sa inyo pong harapan ngayon kung wala naman akong tatay na kinalakihan talaga na fatherly figure na malakas manindigan sa salita ng Diyos? That's right. Paano mangyayari yun? That's it right. Is because of this book na nasa harapan po, yeah, natin ngayon. That's right. Amen. Wala naman ng iba eh. Wow. Amen. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, paano rin naman ako na humantong sa paglilingkod sa Panginoon full-time in the ministry? It is because of the Word of God again. That's right. Hindi naman tayo nagbase sa emotional na lang. Ay, parang gusto ko na maglingkod sa Panginoon kasi ano na, hindi ganun, kapatid. It is because of the conviction of the Word of God. That's right.
Kaya nga sinasabi ko, mga leaders ng tahanan, saan pa natin dadalhin ang ating pamilya? Yeah. Saan pa? Kaya nga sabi ko na sa aking sarili, nung dumating sa punto na nagkaroon na, sa biyaya siguro ng Panginoon, mga kapal, sa biyaya ng Panginoon talaga, no? Kaya ako nag-decide, kaya ako turning point ko, it is because naging tatay ako. Yun po yung talaga yun, mga kapatid. Nung dumating sa punto ng aking buhay na sinabi ko, alright, this is it. Tatay na ako. No turning back na ito. Hindi na ito pwede. Hindi na ako pwede magloko-loko. Hindi na ako pwede kung ano-ano pang gawin ko sa aking buhay. Leader na ako. Man. May susunod na sa akin. Now is that I need to make a decision for my family to serve God. Yeah. Kasi sa akin pa rin eh. Yeah. Desisyon ko pa rin yun, kapatid. Ang matindi nito, kung nag-desisyon ako na sa aking pamilya, na parang, okay lang siguro, okay lang mag-church-church na lang tayo. Yeah. Ano lang yun, parehas lang din naman yan. No, hindi eh. Kaya nga sabi ko ni Sir Joe kanina, tayong mga tatay ang magsisilbing halimbawa ng paglago sa Panginoon. Yeah. Hindi pwedeng sa iba eh. Hindi pwedeng iasa natin sa ating mga asawang babae. Yung paglago, akalain mo, iaasa mo yung paglago mo. Nakakalungkot, kapatid. Wala sa pattern po ng Biblia po. Yun. Tama po ba yun, Sir That's Jao? Right. That's right. Alam nyo po, ganito kasi yan, mga kapatid. Ito yung sinasabi ko po. Itong nangyari, kung makikita nyo po, babalikan natin, sinabi ko po na idudugtong ko. Dito sa sinabi po sa verse number 6. Sabi ko, pinapaulit-ulit ko eh. Sinong mas close na unang naging close sa Diyos? Yan. Sinong mas unang naging close sa Diyos? Si Adan. Yes. You see, therefore, kung meron mang sisita kay Eve, hindi yan sinabi ng Diyos. Si Adan. Hindi pinapakain ng Diyos yan. Si Adan, huwag kang maniwala sa ahas na yan. Ako ang nag-alaga dyan. Siya ang caretaker ng mga hayop. Correct. Siya pa nga nagpangalan. Siya pa nagpangalan sa mga yan. Eh. Ako nagsabi na serpent ang pangalan yan. You see, ibig ko sabihin, pwedeng gawin ni Adan yun. Pero why is that? Ibig sabihin, may possibility, mga kapatid, na pwedeng kilala natin na may alam natin na merong Diyos, pero hindi natin ganun kakilala yung Diyos. Yun. May possibility na matagal na tayong Kristiyano at matagal na natin kilala na merong Diyos, merong Kristo, pero yung relasyon ay hindi lumago. Yun. Bakit? May possibility mangyari na sinasabi ko. Nangyari kay Adan. Bakit ganun na lang kagad na sinabi ng Biblia? And he did it. Sabi nga namin kanina ni Sir Conrad, walang pag-aalinlangan. You see that? This is very important. Katulad kanina, kita ko yung nagbibiro din si Sir Tito kanina. Sabi nga ni Sir Tito, pag sinabi ng misis, ganito, huwag kayong papayag agad. Ganito, it's because of the reason na tayo kasi, ang titimbang kung yun ay gusto mangyari ng Diyos at hindi gusto mangyari ng Diyos. Ayon ba sa salita ng Diyos o wala sa salita ng Diyos? Tayo ang gagawa ng decision na yan. You see, ang nakakalungkot ni Sir Conrad, kung mamaya, mga kapatid, halimbawa sa atin, sa iyo ni Kiris, sa amin ni Yang, kung tatanungin na, ano kaya, minsan, ganyan siya, alam ko naman, ganyan din si Kiris sa iyo, tatanungin tayo, okay ba yung ganito, babe? Gaganito. Sa tanong yun, babe, palagay mo sa ganito, ganyan. Kung sagot ko sa kanya, pagdating sa desisyon ng matindi sa bahay, ay sasabihin ko sa kanya na, bahala ka na. Yun. Atay na. Pag ang sinagot ko sa kanya, bahala ka na, alam mo naman na rin yan. You see, inuulit ko, mga kapatid, sinabi ko na to before dito, Sir Conrad, nabanggit ko na yan dito. You see, kahit pa na unang Kristiyano ang asawa ninyo sa inyo, kung ngayon ay parehas na kayong nasa simbahan, parehas na kayong tumatanggap ng salita ng Diyos, ibig sabihin, alam mo na kung anong responsibility mo. Pasalamat nga kayo kung kayo po ay nasa kalagayan na may asawa kayo na nauna na naging Kristiyano sa inyo. Pasalamatan nyo po yan. Bakit? Meron na kayong asawang siguradong magpapasakop sa inyo. That's right. Ngayon na kayo ay tumatayo na sa role ninyo bilang leader of the family. Yeah. Dahil nauna siyang nakatanggap sa inyo. Supposedly, ganyan yan. And you have to thank God for it. Now, kaya ako sinasabi yan, mga kapatid. Ngayon, sa atin. Lagay po natin sa pag-uusap po natin. Tingnan nyo po. You see, pwede na nakakasabay ni si Adan. Nakasabay niya matagal ang Diyos, Garden of Eden. May fellowship sila ng Diyos. You see,
Kaya nga sa kaya nga yung pag-uusap, nakakapag-usap sila ng Diyos. Pero bakit pagdating na sa ganito, ang bilis niyang lapasunod. Sa isang nilalang na kinuha lang sa kanya ng Diyos. Mm-hmm. Siya nga nagsabi na woman eh. Yes. Oh, she shall be called woman because she was taken out of man. Kaya nga pag walang man, wo lang ang babae. Yeah. Is that, brethren? Kaya ako sinasabi yan, mga kapatid, na makita po natin dito yung responsibility at position ng ipinaglagay sa nilagay sa atin ng Diyos. At gaano kay importante na kailangan lumago tayo sa position, sa responsibility na meron tayo na kinatatayuan ngayon sa salita ng Diyos. Napaka-importante po niyan. And sabi ko nga po sa inyo, kung titingnan po natin yung mga sunod-sunod po dito, yung protection. Protection saan? Protection sa kanyang asawa. Bakit nalapitan ng mga galamay ng Diablo? You see? Sa atin po yan, mga kapatid. Kaya nga po yung pagpuprotect natin sa lalapit sa pamilya natin. Huwag tayong basta-bastang papadala sa mga sinasabi nating may mga pinagsamahan natin. Yun. Pag alam natin, mga kapatid, this is just to remind every one of us. Right. You see? Sino po yung lumapit kay Eve? Serpent. One of the most... one of the most precious or beautiful, may beauty na nilikha ng Diyos during that time, yung serpent. Mm. Akalain niyo po yan, mga kapatid, isa sa mga pinakamagandang nalikha. But yet, ano pong nangyari ngayon? Nilikha lang yun, ha? Kung meron mang, ito yung sinasabi ko eh, mm-hmm. si Adan, siya ang caretaker nila, bago na naman si Eve. Kung sino mang unang nag-ingat dun sa ahas, yan rin yun. Yeah. Nilikha ng Diyos, iningatan ni Adan. Ginamit ng Diablo, wala si Adan, hindi binantayan yung asawa, na natukso ngayon yung asawa. Mm-hmm. Anong sinasabi ko, mga kapatid? Kung may bonding time lang, alam ni Adan, hindi nga alam tao yun. Yeah. Pero yung hayop na yun, yung serpent, you see, alam ni Adan yun, mas nakatagal niya rin nakasama yun sa Garden of Eden. That's right. You see? Na sinasabi ko, mga kapatid, kahit masabihin natin matagal na nating kakilala, pag alam natin na may ilalagay yung pamilya natin sa bingit ng kamatayan, ilalayo natin at ilalayo yan. That's right. Di ba? Puprotektahan natin ang pamilya natin sa magiging sanhi ng bingit ng kamatayan. Physical pa yon. Ilagay yeah. natin sa kamatayang spiritual. Ano yun? Pagkahiwalay ng tao sa Diyos. I'm not just talking about the salvation anymore. What I'm talking about, yung paglayo ng relationship natin sa Diyos. Mm. Pag alam natin na ikalalayo na, ikamamatay na ng spiritual na pamumuhay ng pamilya natin, eh, lagyan muna ng boundary, bakuran na natin. Oh, teka lang, hindi ka naman namin kaaway. Pero hindi maayos ang spiritual na kalagayan mo sa Diyos ngayon. Ayusin mo muna bago ka lumapit ulit sa pamilya ko. You see? Bakit? May ginagawa ka para sa pamilya mo eh. Imagine pinagtatrabahuhan mo na yung pamilya mo maging malapit sa Diyos and then hindi mo babakuran sa mga tao na gustong ilayo ang pamilya mo sa Diyos. That's right. We're not saying this para sabihin sa inyo, no? Para sabihin sa inyo na maghanap kayo ng kawain. No. In that way, matutulungan din natin yung ibang tao na hindi maayos ang relasyon sa Diyos. Bakit? I-encourage natin sila na suluhin nila ang Diyos para maiayos nila at ma-restore yung fellowship natin sa kanila. Hmm. That's the point. You see that? That's the point, brethren. Now, sabi ko nga po sa inyo na mga kapatid, napaka-importante nito. You see, sabi nga ni Sir Tito, mga tatay, nabubuking tayo sa TBL. Nako. Alam nyo, totoo yan. Sabi ni Sir Tito, maigi nang mabuking tayo para maiayos yung kasalanan natin. Yun. You see that? Now, kaya ko sinasabi ito. You see, tingnan nyo po mga kapatid. Oh, tingnan natin dito. Ito sinasabi nga namin, Sir Conrad, pundasyon na ito. Yes. You see? Pagdating sa mga anak, wala na. Yan ang problema ngayon. Yan ang kay problema. Kay Adan, Sir Conrad, kay Adam and Eve, yan ang pinakamatinding problema. Wala na silang magawa sa pag-protect sa anak nila against sin. Yun. Nakita nyo ba yung bigat nito, Sir Conrad? Yes, antindi. Wala nang magawa si Adan at si Eva para protektahan ang kanyang mga anak sa kasalanan. Kasi wala na eh. Pinapasok na nila yung kasalanan, tumuloy-tuloy na ngayon. Sino ang pinakaunang murderer? Hmm. Si Cain.
Nakita niyo ba yan, mga kapatid? That's right. Who is the first murderer? Cain. Who is Cain? The first son that was ever born on earth. You see? Siya ang pinakaunang anak sa mundo. Yeah. Si Cain. Akalain niyo yan, mga kapatid? You see? Na kaya ko sinasabi yan, mga kapatid. Kaya ko sinasabi yan sa bawat isa sa atin. May chance sana si Adan at si Eva eh. Si Adam right. And Eve, they meron sana silang chance na maprotektahan yung kanilang magiging anak kung ginampanan ni Adan ng maayos ang kanyang responsibilidad sa asawa niya pa lang. Sa asawa niya pa lang, sa relasyon nilang mag-asawa, para kung nagbunga man sila, nandoon pa rin, extended pa rin yung protection. Yun. Ang problema ngayon, hindi na-extend. Iba yung na-extend. Kasalanan. Wala na. Nakita nyo ba yan, mga kapatid? Nakita nyo, fathers? You see? Eh ngayon, katulad tayo ngayon, wala na rin tayo. Nadamay na tayo. Nakita nyo ba? Kaya ang umabot hanggang sa atin. Ngayon, ang titingnan lang natin dito, yung pattern, biyaya ng Diyos, pinapakita niya sa atin ito para maitama natin ngayon yung ating mga pamilya. Yeah. Ano na lang ngayon ang kailangan natin gawin ito, mga kapatid? As we close on this, ano lang kailangan natin gawin? Fathers, leaders of the home, you see, lumago tayo spiritually pagdating sa paunguna natin sa ating asawa at sa ating mga anak. Pagdating sa ating responsibility, sa ating posisyon bilang leader at sa ating responsibility bilang protector ng ating pong pamilya. You see, inuulit ko, tayuan po natin yung responsibility na yan at gampanan po natin yan ayon sa pamamaraan ng Diyos, hindi ayon sa pamamaraan natin. Because if not, sabi ko nga po sa inyo, marami pang serpent ang makakapag-tempt sa asawa ninyo at makakapagbunga ng kasalanan sa mga anak ninyo. That's right. You see? Gusto ko sana dagdag, may oras lang tayong sinusunod, pero meron pa tayong kailangan kahit pag-usapan. Tayo meron pa tayong mapag-uusapan. Doon sa sinasabi ko sa inyo, wala pa yung pag-protect na ngayon sa pamilya. You see? Bakit tandaan niyo po, mga kapatid? Ang pinaka-goal ng Diablo, you see? Ang pinaka-goal ng Diablo, mga kapatid, is that kuhanin tayo ulit palayo sa Diyos. Yeah. You see? Ayun naman, maliwanag naman. Anong goal ng serpent? You see? Nagtagumpay siya kay Adan tsaka kay Eva. Ngayon, pinapasalaminan sa atin ito ng Panginoon. Papayagan niyo po ba magtagumpay siya sa pamilya natin? Yun. Papabayaan niyo ba na magtagumpay siya sa pamilya ninyo? You see? Mga kapatid, pinapaalala ko lang, malakas ang hatak ng Diablo ngayon. Malakas. Yeah. Kaya hindi pa pwede. Kung yung mga young people nga, tinuturuan namin na may laban pag ikaw ay maninindigan, tayo pang mga tatay. Yun. Nakakaya naman kung yung anak natin ay sinusubukang lumaban, tapos tayo pag nilingo nila, easy-easy lang, chill-chill lang tayo sa bahay. Patawa-tawa lang tayo, wala tayong panlasa sa soul winning, panlasa sa visit. Nako, dadamay tayo, nalalayo. Anyways, mga kapatid, sa susunod, itutuloy po natin yan. Tama. Ang pinaka-emphasis natin ngayon, ang pinaka-pinag-uusapan natin ngayon, mga tatay, magsama-sama tayo na lumago at tumibay na manindigan ayon sa salita ng Diyos pagdating sa ating responsibilidad para sa ating pamilya. Para nang sa ganun, pag ginawa natin yan, yung ating team na to bring our family to the next level, may hirap yan, pero kaya nating ilaban at kaya nating pagtagumpayan. Sir Conrad, last words. Yeah. So, maraming salamat po mga kapatid, no? At totoo yung lahat po sinasabi po namin dito, and I do believe that this will encourage you, especially leaders of the home. Ito lang last na po itong mga kapatid na masasabi ko para po sa inyo. In terms of decision making, mga kapatid, tulad po na nangyari po dito, I believe, nakikita nyo po dito doon sa nangyari po kay Adan at kay Eva. Madali niya pong kinuha. Kung ginamit niya lang yung kanyang intellect doon. Yeah. Kung ginamit niya lang yung kanyang pag-iisip doon. Yan. Tignan po natin. Sinisigurado ko na hindi humantong sa ganun eh. Yeah. Kung ginamitan na ng intellect. That's right. For sure, ang ginamit niya po dito, emosyon. Yeah. Emosyon po para na siguro hindi magalit si Eva or para hindi mag... Siyempre, first time nagkaroon ng babae ito, mga kapatid. Yeah. Talaga na, pambira, babae ito eh. Talaga nga, no? Kumbaga, emosyon.
ang nangyari po dito. Pero kung ginamitan niya ng pag-iisip, for sure, hindi mangyayari ito. Ganun din sa ating pamilya ngayon. Bago tayo magtapos, mga kapatid, ang mare-remind ko lang, each and every one of us, leaders of the home, pag tayo po ay nangunguna sa loob ng tahanan po natin, gamitin po natin ang pag-iisip. Yeah. Wag emosyon. Right. Tandaan po natin yan, mapasaano po natin, anak po natin, pagdating sa pagdidisiplina, isip, wag emosyon. Pagdating sa decision making, isip, wag emosyon. Bakit? Dahil minsan nagde-decide tayo para sa ating pamilya, bunga lang ng emosyon natin, and yet magiging permanenteng pangyayari na yun sa ating buhay. Nakakalungkot naman That's po right. yun. That is the saddest part, mga kapatid, na gagawa ka ng isang desisyon, bunga lamang ng iyong emosyon at ang kakainat na nun, permanente na yun sa iyong pamilya. Nakakalungkot po yun, kapatid. Kaya nga, sana with this lesson na natutunan po natin dito sa kay Adam at Eve, magmulat po sa atin to bilang leader ng tahanan na gamitin ang pag-iisip rather than emotions. Sir Jao. Yes. Once again, brethren, I hope ay pinagpala po tayo sa tanghali po na ito. The only help for us to grow more spiritually is to accept the truth and be honest on our condition. Fathers, leaders of the home, let's continue to trust God, trust His Word, and lead our Amen. Family in the light of God's Word. So much for this, Brendan. Tayo po ay magwawakas na sa ating programa. And of course, mamayang gabi, ang tabayanan nyo po muli, meron tayong programa, the preparation, and also the fellowship time natin sa Curvy Show. And so much for this, Brendan. May mga palaman pa rin sa mga, meron pa tayong mga palaman din sa mga ating mga areas. So, yeah, after this, may mga activity pa. Kaya tandaan natin, mga kapatid, ay patuloy po tayong magsama-sama para sa ikalalago natin, Amen. Spiritual, at ng ating pamilya. And again, ay kami po ay nagpapasalamat that you tune in with us. Thank you po sa mga missions that are with yes, us, CSI yes, yes. family that are with us, and to our church family, thank you for being with us. And let's continue to grow, mga kapatid, at magsama-sama tayo sa paninindigan sa salita ng Diyos. Once again, kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay kasama namin sa tanghali po na ito. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. God bless us all. Have a blessed Friday. Sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus and I gave Him all my heart, and I thought that I couldn't love Him more than I did right at the start. But as I look back over the mountains and the valleys where we've been, and He makes me know I love Him more, so much than I did then. A shoulder that I leaned upon, and as I face another mile, there's a love that I can depend on, and it's fresh and new each day. And with love, my heart is overflowing. That is why I say, and I keep falling in love with Him over and over.
it with my Lord and I, falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I just keep falling in love with Him over and over and over. My Lord.